Anyari kay Gabe Norwood, layup na, nilabas pa. Maverick Akamnisi, nag-ala Stephen Curry na naman. Barangay Ginebra versus Rain or Shine, Elasto Painters. Susubukan ng Ginebra makabawi mula sa meltdown nila kontra sa Hot Shots. Ang Rain or Shine naman susubukan kuwain ang kanilang unang panalo. First quarter, first basket ng laban nakuha ng import ng Rain or Shine na si Dewan Summers. Pero maagang lumamang ang Ginebra. Scottie Thompson nakatres agad. Tapos maagang nabigyan ng alley-oop play si Japet Aguilar. Kaya lang Dewan Summers nag-init agad sa Rain or Shine. Mukhang ginagalingan niya ng gusto dahil baka siya ay palitan na ng Ross pag matalo pa sila dito. 10 points nga agad siya sa first quarter at may efficient pa yan na 50% from the field. Sa Ginebra naman, naglaro na si Jamie Malonzo. Good news at nakascore nga kaagad ito nang ipasok ni Coach Tim. Sagutan lang ang dalawang koponan dito sa first quarter. Natapos ang unang frame lamang ang Rain or Shine ng dalawa, 26-24. Second quarter, naka 13-2 run agad ng Rain or Shine. Biglang alat din ang opensa ng Ginebra. Lumamang tuloy ng 11 points ang Rain or Shine. Kaya na pa early timeout ang Ginebra sa simula ng second quarter. Kaya lang off the timeout, biglang nabuhayan ng Gene Kings. Maverick Akamnisi, naka back-to-back 3-point shot. Tapos Tony Bishop finally nakascore na ulit sa kanyang N1 play. At Scottie Thompson naman tinablang laban sa kanyang 3-point shot. After nito, unti-unti nang kinuha ng Ginebrang momentum sa Rain or Shine. Natapos ang first half, lamang ng Ginebra ng 5, 49-44. Third quarter, unti-unti pa rin kinokontrol ng Gene Kings ang laban. Mainit pa rin si Maverick, nakatres na naman. Tony Bishop naman at Jamie Malonzo, pinaingay ang crowd ng Ginebra sa dalawa nilang magkasunod na slam dunk. Muntik nga lang mapuruan si Malonzo after ng kanyang dakdak. Umabante na ang Ginebra ng 12 points after niyan, 64-52. Pero bago magtapos ang third, nag-take over na si Andre Karakut sa Rain or Shine. Kaya naibaba na lang nila ulit sa 6 points ang kalamangan ng Ginebra. Nagtapos ang third quarter sa score na 75-69. Fourth quarter, buhat na buhat pa rin ni Andre Karakut ang Rain or Shine. Naipagsagutan pa sa opensa ng Ginebra. Meron siyang 8 quick points agad dito sa simula ng fourth. Baba na lang tuloy sa tatlong lamang ng Ginebra, 80-77. Nakatabla na rin ng Rain or Shine mula naman sa tres ni Santillan, 86-86 na ang score. Jamie Malonzo nakasagot agad sa kanyang drive to the basket. Kaya lang sumagot naman ng tres si Gian Mamuyak. Nakalamang na tuloy ang Rain or Shine. First lead nila ito since second quarter. Tuwing makakaraan ng Ginebra, sumasagot ang Rain or Shine dito sa port. Kaya naging exciting pa ang ending ng laban na ito. Around 3 minutes ng laban, Scottie Thompson nagpakita na naman ang kanyang hustle play signature putback. Abante ang Ginebra ng 4, 95-91. Kaya lang pass forward sa last minute ng laban, pinakababan ni Santillan ang Ginebra sa kanyang clutch 3-point shot. Baba sa isang lamang ng Ginebra, 100-99. Pero Maverick Akamnisi, clutch mode na din. Sumagot ng 3-point shot. Balik tuloy sa 4 ang lamang ng Ginebra, 103-99. After niyan, si Stan naka mid-range jumper pa. Pero di pa rin tapos ang Rain or Shine. Nakatres na naman sila galing kay Andre Karakut. Baba tuloy ulit sa tatlong lamang ng Ginebra. Tas naagaw pa nilang bola kay Tony Bishop. Kaya lang nagkamali si Gabe Norwood. Libre na sana siya para sa isang easy layup pero nilabas niya pa. Sa uli, nakuha pa rin tuloy ng Ginebra ang panalo sa score na 107-102. Tony Bishop pumiscore ng 25 points sa tumakot ng 12 rebounds. Habang si Maverick Akamnisi may another monster game, 21 points at 12 rebounds. Sa Rain or Shine naman, pinangunan sila ni Andre Karakut na may 32 points.